Yo, what's up guys? Welcome back to our channel again. And yes, nandito na naman tayo sa barko. Mabuti na nakakita ako ng dolphin show. At least nabawasan ng konti ang lungkot ko. Isa pa sa nagpapawala sa lungkot ko dito sa barko ay ang pagbabasa ng mga magagandang comments sa videos ko. Meron din naman mga hindi magagandang mga komento katulad nito ho. Parang may mga utang ako sa kanila kung magalit sila. Pero may isang comment talaga ako dito na napansin na hindi ko alam kung negative o positive. O baka curious lang talaga si kuya. Kasi ang sabi niya, kwento mo sa iba ang ginamit mong pain. Tatawanan ka ng mga taong ugo. Ito siguro ang tinutukoy niya na ginamit ko para manghuli ng danggit. So for today's video, ipapakita natin kay kuya ng step by step kung paano gumawa ng pain at kung makakahuli ba tayo ng isda. Medyo mahirap ito gawin kasi kailangan mo lang dito ng harina at saka ng curry powder. O diba ang hirap? Una nating ilagay ang harina. Puntian lang natin kasi ito na lang yung natitirang harina namin dito at baka magalit yung kusinero. Sunod nating ilagay ang curry powder na pampakulay. Mas maganda kasi pag may kulay yung pain para mas madali makita ng isda sa ilalim. Pagkatapos ay halo-haloin lang natin ito ng mabuti. Sunod ay lagyan na natin ito ng tubig. Dapat yung saktong dami lang para mas kumapit siya sa ating pamingwit. At pag nakuha mo na ang kanyang tamang texture, bow texture, texture! Masamasahin mo ito ng mabuti. At kung hindi ka pa kontento, orasyonan mo na rin, baka sakaling mas effective. So, ito na ang pamain natin, kuya. Purot natural, walang halong kemikal. Tingnan mo ng mabuti dyan, baka mag-comment ka na naman na nilagyan ko ito ng palaman. Pupunta na tayo ngayon sa labas at titingnan natin kung makakahuli ba tayo ng isda gamit itong pamain na ating ginawa. Pero bago yan, shout out muna kay Kadudong Gerald Vlogs, kay Tonichi Rivera, kay Ryan Biboso at kay Madam Angelin Lozada. At sa lahat ng mga nagpapa-shout out dyan, hindi ko kayo maisa-isa kasi ang dami nyo. Feeling ko talaga sikat na ako. Sana all. At sa lahat ng nag-subscribe at nag-comment sa YouTube channel ko, maraming salamat po. Meron na tayong 100 subscribers, pero baka naman gusto nyo pang dagdagan. So mabalik na tayo dito kay kuya. Ito pa rin ang pamain na ginawa ko ha. Baka sabihin mo pinalitan ko. Kukurot lang ako dyan ng konti tapos bibilog-bilugin ko at ilalagay ko sa kawil. Dalawang hook ang nilalagay ko sa aking pamingwit para dalawa din yung pain. Kasi the more entries, the more chances of winning. At eto na, itatapon na natin sa dagat at itingnan natin kung meron ba tayong mahuhuli. Whee! At yun, may kumagat! Tingnan natin kung anong klaseng isda ito be. At yon ang mahiwagang danggit. 1-0 kuya ha, hindi na ako mapapahiya sa iyo. At syempre gagamit tayo ng gloves para tanggalin ang hook dito. At baka ako pa ang matinik nito at mag-agoy-agoy na naman ako. Baka sabihin ni kuya na nakachamba lang tayo, kaya susubukan natin ulit manghuli ng isa pa. Op,
parang mahina ang paghilaw. Wala siguro tayong nahuli ay. Ay, te, wala gid eh. Pero okay lang yan. Hindi naman sa lahat ng tapon nyo may mahuhuli agad kayo. Hindi naman kasi araw-araw Pasko. Pero subok lang ng subok ah. Katulad ba sa buhay? Try and try until you die. Ay, you succeed gali. Op, yon, ito na kuya. Hindi mo na to matatawag na tsamba. Oh, it's a prank kale. Parang mapapahiya tayo kay kuya haw. Baka nakatsamba lang talaga tayo kanina. Orasyonan ko ulit bala para gumana. Oh, eto na. Parang shortball na to kasi napapakagat na ako ng labi, ho. May pasayaw-sayaw pa. Okay, 2-0 na kuya. Siguro naman hindi na ako tatawanan ng mga taong ugok nito. Tatawanan ka ng mga taong ugok. Pero baka na-curious lang talaga si kuya kaya huhuli pa tayo ng isa pa. Gagawin nating tatlo para I love you. Yee! Ito lang ang tsaka sa pamain na to kasi ang bilis niya matanggal sa hook. Pero konting tiyaga lang ah, kasi pag may tiyaga ka, may uulamin ka. Sana sa huling tapon na to may mahuli na tayo para makompleto na yung I love you. Whee! Oh, ito na kuya. I love you na talaga. Alright, rock and roll to the world. Te, okay ka na kuya? Sana napatunayan ko sa iyo ang dapat kong patunayan. At saka good vibes na tayo dito ah. Kaya don't forget to like and subscribe to my channel na para lagi kang sumaya. Kasi kailangan dapat happy-happy lang. Kasi kung lagi kang nakasimangot, iikli ang buhay mo niyan.